Kabayan, kung hindi mo pa napakinggan ang mga naunang episodes ng series na ito, nasa description box o sa comment section ang link ng buong playlist. Mas mainam na pakinggan muna ang mga naunang episodes para masundan itong kwento. Ayun lamang, simulan na natin ang kwento. Nakarating na sa pamilya ni na Lolo Narsing ang balita tungkol sa paghahasik ng lagim ng kulto ng demonyo. Gusto ng kumilos ni Arman upang pigilan ng kasamaang ipinalalaganap ng kalaban ng kabutihan. Nagpaalam yon sa kanyang ama na sisimulan ng gumawa ng hakbang, ngunit pinigilan nito ng matanda. Pumidahong ka, anak. Hindi pa tayo handa. Kapag sumugod tayo ngayon, maaaring madali tayong matalo at mawala ang natitirang pag-asang meron tayo upang matalo ang kasamaan. Ika ng matanda. Pero tay, marami hong magbubuwis ng buhay dahil sa kanila. Kailangan silang mapigilan sa lalong madaling panahon. Sagot ni Arman. Naiintindihan kita, iho. Pero makinig ka muna sa akin. Wala rin tayong magagawa sa ngayon. Hindi pa tapos si Andrew sa kabilang mundo. Hindi mo pa rin nagagawang maging kaisa ng sandatang gintong palakol. Kulang pa ang paghahanda natin upang magwagi sa digmaan. At wala tayong magagawa sa ngayon upang matalo sila. Paliwanag ng matanda. Wisit! Hindi pwede to! Maraming mamamatay! Pagmamaktol ni Arman. Samantala, isinagawa na muli ng kampon ng dilim ang pag-atake sa sumunod na bayan. Lahat ng nagmakaawang mabuhay ay binigyan ng bertud na ipinalunok sa kanila upang maging kabilang sa lahi ng mga kulto at mapasailalim sa kapangyarihan ng saserdote. Kagaya ng ibang mga kampon, ay nawalan na rin ng kontrol ang mga ito sa kanilang sariling isip at tanging tila mga robot na sumusunod sa anumang ipag-utos ng kanilang Panginoon. Iniwan na sila ng kanilang kakayahang magpasya at magkaroon ng emosyon. Lahat ng tumanggi sa pagsapi sa kampon ng dilim ay pinagpapatay ang kanilang mga mahal sa buhay sa karumal-dumal na paraan sa mismong harapan ng mga ito bago nila sapitin ang karumal-dumal na kamatayan nila. Muling ipinaranas ng kulto ang impyerno sa lupa sa bayang iyon. Marami nang naunang tumakas bago pa man nagsimula ang pagsalakay ng mga kulto, ngunit maraming naiwan na hindi pinaghandaan ang pupwedeng maganap. Walang nagawa ang pinagsanib-sanib na puwersa ng militar, pulis, special forces at lahat ng pwedeng lumaban. Walang silbi ang mga armas ng mga ito. Isa yung digmaan na nasa isang panig lamang. Hindi namamatay ang mga kampon ng kulto at madali lang nilang napapatay ang mga mortal na armado. Kabi-kabila ang mga pagsabog, sunog, pagpalahaw, pagmamakaawa at paghalakhak ng saserdote. Ganyan nga. Sige, matakot kayo. Manginig, magmakaawa. Pero lahat ng nais mabuhay ay umanib sa amin, sa atin ang mundong ito. Ika ng ama ng dilim. Lahat ng tumanggap ng bertud ay katulong nila sa paglipol sa kabuuan ng bayang yon. Mabilis na lumaki ang bilang ng puwersa ng dilim. Wala nang makapigil pa sa mga to. Plano ng saserdote na ama ng dilim na akong tawagin ay sunod-sunurin na ang pagsakop sa mga bayan. Gusto nitong mapabilis na masakop kaagad ang buong bansa hanggang masakop ang buong mundo.
Hoy, Gunggong! Kahit anong mangyari, hindi ako aanib sa inyo. Sigaw ng isang binata na pumukaw sa atensyon ng ama ng dilim na nakalutang sa ere. Pakinggan mo tong sasabihin ko sa iyong walang yaka. Ang papangit, ang babaho at ang dudumi ninyo. Isa lang ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Yun ay ang tunay na Diyos sa langit. Ang tulad mong gustong maging Diyos, kailanman hindi magwawagi laban sa kabutihan. May darating upang mapuksa kayong mga kumag kayo. Tatandaan mo yan. Babalik ka sa impyernong nakalaan para sa'yo. Tatandaan mo yan. At eto ah, wala akong ibang sasambahing Diyos kundi ang lumikha sa akin. Kasama ko palagi ang Panginoong Jesus at ang Espiritu Santo. Wala akong ibang luluhuran. Matapang na sambit ng binata. Hanga ako sa tapang mo, batang mortal. May sasabihin ka pa ba? Ika ng saserdote. Inupuri ko ang Diyos, ngayon at magpakailanman. Sinambit niya ito habang nakataas ang parehong mga kamay na nakaturo sa langit. Nakapikit ito at ngumiti. Isang braso ang pumulupot sa ulo nun at brutal na binunot ang ulo nun upang ihiwalay sa kanyang katawan. Namatay siyang nagpupuri sa Panginoon sa langit. Patuloy ang pagkawasak sa bayang yon. Nababalutan na ng usok, apoy, sigawan, dugo, lasog-lasog na mga bangkay at luha ang buong lugar. Ngayon mga anak, bilang pandagdag sa inyong lakas, kainin ninyo ang laman ng mga taong inyong pinatay. Sila ang gawin ninyong panlaman sa inyong mga sikmura para sa mas malakas ninyong kapangyarihan. Nakakakilabot na sambit ng saserdote na naririnig ng bawat kampon sa kanilang mga isipan. Isang mas nakakagimbal na tanawin ang sumunod na tagpo. Sinimulang lapain ng mga kampon ang mga taong kanilang pinapatay. Tila mga zombie sa pelikula ang makikita sa paligid. Mga agresibo at tila mga sabik sa karne ng tao. Matapos makakain ng karne ng mga kaawa-awang tao, ay mas naging matindi ang pagkilos ng mga kampon. Mas bumilis at bumangis ang mga yon. Kung noong una ay mga walang emosyon ng mga to, ngayon ay tila mga galit na mga halimaw ang mga yon. Kung dati ay pumapatay lamang ang mga yon, ngayon ay kaagad na nilalapa ng mga yon ang utak, laman at lamang loob ng kanilang mga biktima. Sige lang! Magpakabusog kayo sa mga tao. Ang mga hindi aanib sa atin ay magiging pagkain ninyo. Sambit ng saserdote. Sa kabilang dako, patuloy lang sa pagtitiis si Arman sa pagbitbit ng gintong palakol. Pakiramdam nito ay mas lalo pang bumibigat yon habang tumatagal na hawak niya yon. Pero ang espiritu ng antingero ay nag-aalab sa pagnanais na pigilan ang ginagawa ng puwersa ng kadiliman. Anak, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Wag mo munang isipin ang nangyayari dahil mas lalo kang matatagalan. Utos ng matandang si Lolo Narsing. Hindi kumibo si Arman at tahimik lang na bitbit ang gintong palakol habang pinagmamasdan yon. Alam kong hindi dahil sa pag-ataking ginagawa sa mga bayan ng kampo ng dilim ang pinagmumulan nitong takot sa aking dibdib. May iba pang dahilan, pero hindi ko talaga mabatid kung ano. Tanging panahon na lamang ang makakasagot nito sa akin. Pero ano man ang mangyari, sana'y maging handa ka anak ko. Kayo ng apo kong si Andrew. Sambit ng matanda sa kanyang isipan
habang pinagmamasda ng kanyang anak na may nag-aalab na aura. Bahagyang nangingilid ang luha sa mga mata ni Lolo Narsing dahil sa lungkot nitong nararamdaman. Kaunting panahon lamang niyang nakasama ang anak at apo. Dahil pa sa digmaan na walang kasiguraduhan kung kanila bang mapagtatagumpayan. Sa kabila ng mga bagay na bumabagyo sa isip at puso ng matanda, kailangan niyang ipakitang kalmado siya upang hindi mag-alala at makaramdam ng pangamba ang kanyang pamilya. Oh, Diyos ko. Ako pa'y lumalapit sa inyo. Ano man po ang kalooban ninyo sa amin, ito po ang inyong pangyarihin. Tulungan mo kaming maunawaan ang plano mo sa aming mga buhay. At naniniwala akong may layunin ka sa mga nangyayari sa amin. Dalangin ni Lolo Narsing habang nakatingala sa langit. Nakaramdam siya ng pagtapik sa balikat. Tay, pagbubutihan ko itong pagsasanay para kaagad akong matapos at maharap na natin ang mga kalaban. Huwag kang mag-alala, tay. Hindi ko kayo bibiguin. Seryosong sambit ni Arman. Ngiti lang ang naging tugon ng ama nito. Ngiting nagbigay ng pag-asa sa anak at sa kanyang sarili. Arman, anak. Dalawang araw mula ngayon. Dadako tayo sa susunod kong ipapagawa sa iyo na uri ng pagsasanay. Kaya mag-focus ka sa ginagawa mo ngayon at huwag mong ilihis ang isipin mo sa ibang bagay sa labas. Ika ng matanda. Sige tay. Sagot ni Arman. Panahon na para makilala mo sila.